Di ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapakali, gustong mahawakan ang iyong mga kamay. Hanggang ngayon hindi mapalagay, sana ikaw ay makasabayan. Malaman ko ang pangalan mo, at nang ikaw ay makilala ko. Baby, huwag ka nang mag-alila nung pa. Alam mo naman talaga na kailan ka. Tulad mo'y matagal nang hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalaga Pilipinay. Kinigda mabuti sa inyong mga mamshi. Maganda kung magpabuntis din si Erica. Oh! Bukto na yun ang to having to hold kung magpapabuntis si Erica. Agad din kaputis. Wow! O nga naman, bilang nakunan si Erica at pangarap din niya maging mother. Pwede, bukto. Bukto. Miss Denoy, our writer, why not? But hey, yes! Si Carla, di ba pwede magpabuntis din yun? Ano ba yan? Di ba? Medyo na-lost pa ako dun. Alistak ako dun sa waiter. May tumaan kasing waiter. Oy, ba't tumitingin to sa waiter? Sino po kaya ang ama ng anak ni Dom? Very good question. I am Gracie. Sinumpaan nating dalawa. Very good question. Ako, marami sa inyo nagtataka. Baka nga naman si Tony ang tunay na ama ng dinadala ni Dom. Why not? Because they did technically have an affair. Malay niyo nga naman. Hindi. Pero sasagutin namin yan sa To Have and To Hold. Yes. Sasagutin namin yan. May mga eksena po kung saan i-explain. Nina Dom, Kel, at syempre, of course, yung doctors ni Dom na technically, dun sa age nung kanyang pinagbubuntis, eh, hindi naman. Si Tony ang ama ng dinadala nito. Pero why not? O nga, pwede ding book 2 yun. O pa, for all we know, eh, anak pala nga talaga ni Tony yung dinadala nito. But, hindi, i-explain yan. Magiging malinaw yan. Yan din yung isa sa mga tanong namin, di ba? Controversial yan. Good thinking, good question sa'yo. But yes, possible nga naman na yung pinagbubuntis ni Tom, eh, anak ni Tony. Pero hindi, sa kanila ni Gavin yun. Diba? Ano pang sa ano pa sabi ni Asuncion? Oh. Anong pangalan? Louis Asuncion. At saka ni Leah at ni Brian na kasama natin ngayon. O hindi ko kasama si Leah at saka si Louis Asuncion. Kasama si Brian. Hindi ko si Brian dito, wala akong hiko. Anyway, yun. So, again, mas nagiging intense pa ang story ng To Have and To Hold. Kita niyo naman, Gavin and Eric are in a relationship. Oh, talaga pag maganda, naging sila na. Naging sila na, nahulog na ang loob nila sa isa't isa. Kasi nga naman, eh, who can better relate Gavin and Erica. Hello, Mama Che. Okay, mag-shoutout tayo. Lagi daw bitin ang mga scenes ni Erica. Opo, kahit ako nabibitin din po nung tinitaping namin yung mga eksena ko. Kasi sa totoo lang, parang ang dami pang gustong sabihin ni Erica para kay na Gavin at Tom happened to hold. Book 2, sama na daw si Brian. Why Tom, not? Tom happened to hold na. Tom happened to hold. Hello, Doc Jen. Good evening. Good evening. Hello, also to Chris. Yes, mag-shoutout tayo.